Good morning and welcome back sa Chess Vlog. So, bago tayo magsimula, let me inform you that this video is brought to you by Bybit. And we'll get to it maya-maya. So, last time, I walked you through with my experience when I took a personal loan sa security bank twice. And approved naman ng lola mo. So, ngayon naman, let me walk you through with my experience sa AUB noong 2018. And yes, I know madami akong loans noong 2018. So, it was a year of personal kagagahan. But anyway, welcome back to Chess Blog and I hope you subscribe. So, nalagay ko sa outline ko rito bago ko ikwenting experience ko. Check muna natin yung website ng AUB to see ano yung information na makikita nyo when you browse it. So, ang una kong pinuntahan dito is yung drop-down for the loans. It's very informational. So, or informational lang. So, halos they have several types of loans. Motor vehicle loans, home loans, salary loans, tsaka commercial loans. Tapos nung hinighlight ko yung salary loan, we have two major options. At yung pinaka-ano nila dito, yung pinaka-focus ng website is yung pang-seaman. Or si, ano, may sarili silang Facebook page nga dito, parang AUB Seafarer's Club. One of these days, baka ano ko yan, i-feature ko yan kahit never naman ako nag-seaman. Yung, kasi pare-pareho lang din naman yung concept ng loans or ng financial products. It just happened na iba-iba lang yung document requirements, ganun. Pero right now, ang focus natin is yung salary loan / personal loan ng AUB. So, pag pumunta ka sa website, you have two options. Our salary loans products. Nakakabulol. Ano. So, yung isa, seafarer loans, na talagang ano. Yun yung pinaka-focus nila. And then yung cash help. Yun yung for non sea, parang ano, kung hindi ka seaman. And then, naka-note lang dito, low interest rate, no advance payment, no co-maker, approve and release in 24 hours. Asterisk. You can borrow up to 500,000. Asterisk. Check natin yung requirements. Kasi ano ha, you can ask for the moon when asking or ilalagay mo, bawa sinabi ng seat nakalagay doon, borrow up to 2M. Pagpili ka, malagay mo, is gusto mong i-loan is 2M. Pero kung ma-approve ka, baka iba yung loan na i-offer nila sa'yo. Baka i-offer lang nila sa'yo 75K. Kasi it depends on the your salary, your kung may credit card ka na sa banko, basta may system yan. Yun lang, sineset ko lang expectation nyo na hindi porket kung anong amount na sinabi nyo, yun yung ibibigay sa inyo. Wala, hindi siya ano eh. Chinek ko to, parang hindi siya online, hindi ka mag-fill up ng online process. I'd recommend you go to Facebook kasi may page sila for the Facebook. Pating email, seafarersloan@aub.com.ph. Tanungin nyo na lang if they still offer cash help. Kasi nakalagay pa naman sa ano nila, website nila, Seafarer's Loan or Cash Help. Kasi yung sa akin, it was cash help.
Tapos yung ano lang, apply now. Tapos pag yung apply now, ano, hindi siya form. Ano lang, name, agency, it's really more for the seafarer. So, contact number, email address. I'm not 100% sure ha kung nag-iba na sila ng focus. If they prioritize yung mga seaman. Pero nakapag-loan ako dito noon. We'll get to that in a bit. So, ayun. Pag pumunta ka sa website nila, there's no form. There's no online application form. They will just ask you to reach out to their representatives by providing yung cellphone number, landline, email address, pati Facebook. Baka pwede ka mag-chat or mag-send ka ng message for assistance. So, ano na yun? That's pretty much it sa website ng AUB. So, bago ko ikwento yung personal experience ko, so, balikan muna natin yung sponsor ng video na to. So, Bybit is one of the fastest growing cryptocurrency exchanges with more than 2 million registered users. So, pwede kang bumili at mag-sell ng cryptocurrency dito like Bitcoin, ETH, pero marami pa. Pero yun lang yung talagang, ano, yung known good. Tapos, pwede ka dito mag-invest or mag-trade. Dahil ako, tamad ako mag-trade. Marami naman ditong options na pwede ka maglagay ng konting pera and then watch it grow. Yung i-invest mo na lang, that's an option. Pero kung gusto mo rin mag-trade, go, by all means. So, check nyo lang po yung description for further information. Tapos, mag-comment lang po kayo if you have question. I will answer it to the best of my knowledge. Ayan. Back na to the content. So, ayun nga. Naalala ko nung 2018, may boot kami nun sa office. Tapos, kami nung friend ko, nag-fill up kami. Nung parang ganun lang yung contact us. Tapos, in-email kami for the requirements. Tapos, mga 2 to 3 business days, doon na may offer na. So, yung kailangan sinabi nilang approval in 24 hours, asterisk yun. I still give it 1 week. Malalaman mo naman eh. Kung ma-approve ka or hindi, magte-text naman yan. Magkakaroon ka ng auto-generated text or email na congratulations, your loan is approved, here is, kung may counter-offer sila, baka kasi hiningi mo 500,000, tapos yung offer lang nila sa inyo, 75,000. It happens most of the time. Tapos, ang kakaiba lang dito is, nung pumunta kami sa head office nila, hindi, may daladal, baon-baon ko na yung mga ano ko noon, yung check, yung checkbook mo kasi nga yun yung pambayad sa loan. Dito was pinag-open kami ng account. Anyway, wala na matagal ng pasuwi. Tapos ang issue pa nga noon, parang yung minimum, check na natin, savings account. Check ko lang, nakalimutan ko ano. Ayun, 5,000 yata yung medyo inaway ko ata yung friend ko dyan. Kasi nga, 5,000, kaya ka nga maglo-loan, di ba? Kasi nga, tapos, pag-opening ka nila na kailangan may 5,000. So, I think nagawa nila ng paraan yun. Kasi, nung chinek ko, yung laman lang ng para ma-open lang yung account to was actually nilagay ko lang 500. And nandito pa ngayon date, January 29, 2018, yung na-claim ko yung loan. Kasi dito nga, dito siya, dyan siya nilagay. Tapos may kasamang ATM yon, dun mo na i-withdraw.
So that's it. So doon maraming nasha-shock or nagugulat na kailangan nila mag-open ng account. Tapos, so, ayun lang, sinasat ko lang expectation nyo na yung baka yung nangyari sa akin, chamba, na pinayagan ako mag-open ng account nun sa AUB for 500 pesos. I'm not sure, baka chamba lang yun. Baka pag-turn nyo na, pag-requirein kayo ng 5,000, or baka nagbago na yung process nila, let me know in the comments, ha? So, I hope may napulot kayo sa video na to. Thank you for watching. Bye-bye.